Matapos ang 44 na araw ng paggalugad sa bundok ng Sierra Madre sa bahagi ng lalawigan ng Isabela, nahanap na ang eroplanong Cessna 206 na nawala matapos nitong lumipad noong Enero 24 mula Cagayan Airport. Nakita ito pasado alas 11 ng umaga sa barangay Ditarum sa bayan ng Divilacan ng grupo ng mga rescuer mula sa bayan ng Makunakon sa tulong ng isang dumagat. Pasok ito sa 20-kilometer radius ng Makunakon Airport na siyang dapat na destinasyon ng eroplano. Hindi siya buo. So hiwa-hiwalay po siya. May mga nakasabit, may nasa lupa. So nasa slope po siya. Sa kasawiang palad, walang nakaligtas sa piloto at 5 pasahero ng Cessna plane. Ayon sa Isabela Incident Management Team, agad na kilala ang mga labi at ipinagbigay alam din sa mga kamag-anak. Pero posibleng abutin pa ng hanggang Linggo bago tuluyang maibaba ang mga labi. Yung mga nasa area naman po ngayon is walang mga dalang gamit para maibaba yung mga bodies. Basta yung expected po natin na maibaba yung mga bodies po dito is within 3 days from now po. Weather at saka po yung terrain talaga ang challenges. Wala pong lugar na patag. Puro kung hindi po pababa, pataas. Puro po puno, wala pong dire-diretsong lakad, wala pong established path doon sa lugar na yon. Especially na meron po silang dala-dala ngayon ng mga labi po ng mga pasahero at piloto, kaya matatagalan po yung kanilang pagbaba. Tumungo na sa lugar ang ilang kamag-anak na halos isa't kalahating buwan nang naghintay ng balita. Hindi ko alam kung ano feeling eh, pero naiyak na masaya rin. Ano ang feeling? Ayon sa Civil Aviation Authority of the Philippines, nasa site na rin ang kanilang mga taga-siyasat mula sa Aircraft Accident Investigation and Inquiry Board para kumpirmahin na ang debris ay sa nawawalang Cessna plane. Andrew Bagawisa, ABS-CBN News.